Alright, at magandang araw po sa ating lahat. So narito po tayo para sa ating karagdagang update doon sa nangyaring paghalugkog ng CIDG NBI sa bahay ni Fried Henry Tibis, mga kababayan po natin. Una na nating sinabi na nakunan siya ng 17 million na cash sa isang ban o mano, mga kababayan po natin, mga armas at bala. Ngayon, mga kababayan po natin, pati basyo ng bala ay nakuha, pati iniipo nila yung mga basyo ng bala. So, posibleng i-refill yan, mga kababayan po natin. Tapos, ang kawawa po nito ay yung mga taong posibleng inosente na nandyan sa bahay na yan, kasi pinaghuhuli din ng mga otoridad, at mayroon din kasi mga may hawak mismo na armas at sinurrender sa mga kapulisan, mga kababayan po natin. So, narito po ang maikling news mula sa Isiminay. Aga March 24, 2023, ni-raid ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang compound ng kapatid ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arni Teves sa Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Ang nasabing lugar ay isang sugar mill na pagmamayari ng dating congressman at dating gobernador. So, ayan po ang mga hinoli, ano, mga kababayan po natin. Hinoli ng CIDG, yung mga tauhan ni Fried Henry Tibis. Kawawa naman ito, mga kababayan po natin, kung sila ay inosente, nagtatrabaho lamang ng marangal at hindi nila alam kung ano mang illegal na ginagawa ng kanilang amo. So sila ay sinasahuran at nagkataon na nandyan sa bahay. Pwede sila yung boy, tagalinis dyan, tagadilig, o kung ano man ang kanilang trabaho, tagaalaga ng mga, baka may mga hayop dyan sa bahay ni Henry Tibis. So hinuli sila, mga kababayan po natin. Mukhang inosente pa naman, ano? Si Pride Henry Tevez. Ito ang kinumpirma ni Police Colonel Thomas Valmonte, legal officer ng PNP CIDG. Ayon kay Valmonte, inilabas ng korte ang search warrant laban sa dating gobernador sa Mandawi City kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591, a Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa panayam sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Gene Fajardo, araw ng Biyernes, March 20. Ayan po ang mga armas na nakuha, ano, mga kababayan po natin. Malalakas na kalibre ito, mga kababayan po natin, ano? So hindi basta-basta itong mga armas na nakuha, mga bala. So pang ano ito, mga kababayan po natin, pang combat, ha? Kasi kung wala kang hinahandaan na talagang malaking encounter, hindi ka naman ata magtago nitong mga long range na barrel, mga kababayan po natin. Matataas na kalibre ng armas, oh. Pang military ito, mga kababayan po natin. Kasabay nito ay ang malalimang investigasyon kung may kaugnayan ito sa naganap na assassination kay Negros Oriental Ruel Tigamo. Meron po tayong isang impormante na lumapit po sa PNP na nagsasabi na ito nga pong compound na ito ay dito po itinatago at meron pong pag-iingat ng mga high-powered firearms na makikita po dito po sa loob ng HDJ Tolong compound. Wala pa. So yan na po, mga kababayan po natin. Ang napansin po natin dito, ha, ang kanilang intel ay alam na alam kung saan nakatago itong mga armas ng mga Tibes, mga kababayan po natin. So possibly na itong nag-intel mismo ay mga tauhan din ng mga Tibes na nag-traidor na. So bumaliktad na, mga kababayan po natin, siguro para maligtas ang kanyang sarili, para hindi siya madamay, bigyan siya ng parang proteksyon ng ating PNP. So isinuplong niya na, mga kababayan po natin, nagsumbong na sa mga otoridad at siya na rin yung intel. Kasi mga kababayan po natin, pag ganito ka big time na mga tao, hindi yan basta-basta magtitiwala sa ordinaryong tao lamang, hindi magpapasok yan, secure dyan. Itong mga nakatago, kung saan nakabaon ang mga armas, ay hindi malalaman yan. So posible na itong nag-intel ay isang tauhan din ng mga Tibes na bumaliktad at sinumbong ang kanyang mga amo, mga kababayan po natin. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na
mag-issue sila ng search warrant, kasi may patunay at mayroong mismong witness at intel na confirm kung saan nakatago at nakalagay itong mga armas. So hindi na ako naniniwala dito na ano ito, mga kababayan po natin, ano, na tanim, kasi may pera na napakalaki, 17 million eh, mga kababayan po natin. Pero marami rin, mga kababayan po natin, so sa armas, sa bala, so hindi tayo makapagsabi na ito ba ay tanim o sa kanila mismo. Pero yung doon sa pera, so malabo naman na sabihin magtatanim pa ng ebidensya. Kasi ang pera napakalaki, 17 million na nakalagay lamang sa isang plastic, ano? So marami rin, mga kababayan po natin, mga taga Negros na nagkomento na ang pera na yun ay pansahod umano diyan sa kanilang negosyo, yung lugar na yan, pansahod umano sa tao. Kasi alam po natin na sa 500 katao yung araw na yon nung pinasok yung bahay, na hindi nga nakapasok agad. So hinold muna sila dahil patuloy pa yung paghalughog ng mga otoridad. So ibig sabihin, posibleng pansahod. Posible rin kung saan nila gagamitin yon. Po tayong informasyon kung ito po bang ay related po sa Digamo case, but based on the information provided to us, ay may isa nga po tayong informant at isang witness na nagsasabi at nagbigay nga po ng informasyon na meron nga pong mga itinatago na mga matataas na kalibre ng barel dito nga po sa nasabing compound. Agad rin na isa. Ayan, oh, kawawa pa, mga kababayan. Sinailalim sa kustodiya ng PNP ang ilang tauhan mula sa nasabing compound para sa nakatakdang inquest proceedings kaugnay sa mga nakuhang baril sa lugar. Sana kung walang kasalanan sana yung mga kababayan natin na hinuli nila, no? Hindi naman nag-commit ng krimen yun, ay sana palayain yun, kasi kawawa din naman kung sila ay nagtatrabaho lamang dyan sa Pamilya TV's, ano? Bukod sa armas, daming pera, naka-plastic lang. Kuha rin ang cash na nagkakahalaga ng 17 million pesos. Meron na po tayong mga tao na under custody ngayon, at sila po ay ipipresent po natin sa pagsasagawa po ng inquest proceeding, dahil I understand may mga narecover po sa kanila ng mga baril. At ito namang mga baril po na ito ay isasubmit po natin sa Firearms and Explosive Office para i-check din po sa records po ng PNP kung ito nga po bang mga naarestong tao ay mga meron po silang hawak na license to possess and own firearms, at itong mga baril na nakumpiska ay nakarehistro sa ating database. Samantala, asahan ayon sa PNP na sa susunod na mga pera, ano, mga kababayan po natin, ang nakuha, ano, araw, ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga taong sangkot rito. Isa, ang presidente mismo ng korporasyon na dating Congressman Pride Henry Teves. Kasama po yung kanyang pangalan doon sa application po sa for search warrant, dahil ito nga pong itong corporation po na ito ay tumatayo po na presidente po, based sa information na binigay sa atin, na tumatayo pong presidente nitong corporation si Mr. Henry Pride Teves po. Mula naman sa nasabing raid, naniniwala ang PNP na posibleng maging bahagi ito ng mas malinaw ng pangangalap ng impormasyon at ebidensya sa pag-uugnay sa mga Teves sa iba't ibang uri ng kriminalidad sa Negros Oriental, kung saan ang pinakahuli rito ay ang pagkamatay ng gubernator na si Ruel Digamo at walong iba pang sibilyan. Kung matatandaan mo, sir, may nauna na tayong isinampang kaso na tatlong murder cases na nangyari po noong 2019, kung saan tatlo nga po yung biktima dyan. At marami po tayo ngayon na nare-receive na information, at tama po kayo, base po dito sa ating backtracking ay may mga shooting incidents at mga killings, particularly dyan nga po sa Negros Oriental, na inaalam natin ngayon, at marami po tayong nare-receive na information. At kung sakasakali po na may mga police na po na involved dyan, ay umaapila rin po tayo sa ating mga kababayan na meron pong mga information regarding dito sa mga sinasabi pong mga pagpatay, at kasama na rin po dyan doon sa mga impormasyon na binibigay nga po ng ni Mayor Janice Digamo po. So mga kababayan po natin, napansin po natin talaga yung ating national government ay nakatutok ngayon sa Pamilya TV's, mga kababayan po natin, ano? So tama na itong sinasabi natin na talagang binigyan talaga sila ng focus ng ating gobyerno para pabagsakin. At kung ano man ang kanilang posibleng, hindi natin sinasabi na gawain, kundi posible,
kung ano mang posibleng masamang ginagawa nila ay talagang wala na, mga kababayan natin, tapos na. Kasi talagang hinalughog na lahat ng kanilang mga kabahayan. So alam ko, hindi pa ito tapos yung mga search warrant na inisyo. Ay hindi pa ito tapos, alam ko mas marami pa. Asahan po natin na lahat ng mga bahay, properties nitong mga TBS ay posibleng papasukin pa yan ng CIDG para maghanap ng kung ano pang armas, ebidensya na talagang magdidiin dito sa pamilya TBS, mga kababayan po natin. Na kung napapansin po natin, itong si Mayor Janice Digamo ay masyado nang nagpapapreskon, mga kababayan po natin, masyado nang hihingi ng tulong sa ating national government. Na kung tutuusin, hindi na kailangan humingi ng tulong ni Mayor Janice Digamo, mga kababayan po natin. Yung hinihingi niyang Senate inquiry, kontra na ako dyan, mga kababayan po natin. Kasi sayang lang ang resources ng ating Senado kung bibigyan pa ng chance na magkaroon ng Senate inquiry kaugnay sa mga TBS, kaugnay sa nangyari kay Gobernador Digamo. Hindi naman sinasabi ko na kinokontra ko yung sinasabi ni Mayor. Kundi sa akin lang, nandiyan na eh. Hindi na kailangan yung Senate inquiry. Hindi na kailangan yung mga opinion, yung mga panggigisa ng mga senador po natin sa mga posibleng resource person na pupunta dyan sa Senado. Diba? Kasi bakit? Ang kaso ay tumatakbo na, on the process na, na-identify na yung mga suspect. Sinabi ni Remolia na meron ng 7 hanggang 10 mastermind. Bakit kailangan pa yung Senate inquiry? Iyong kaso, nandyan na. Bakit ka pa kailangang maghingi ng tulong sa media o sabi mong ipakalat pa? Kasi kung tutuusin, nakatutok na yung ating national government dyan sa kaso ng Digamo. Yung mga TBS, bagsak na, inasok na yung kanilang bahay. So kung ang kagustuhan ni Mayor Janice Digamo ay makaganti, hindi man sa paraan na marahas, kundi legal, at gusto niya pabagsakin itong mga TBS, ito na, binigay na yung hinihiling ni Mayor Janice Digamo na pabagsakin ang mga TBS. Pinapauwi na si TBS, binigyan na ng 60 days na suspension ng kamara, lahat ng mga bahay ng TBS, hinalughog na, kinuha na yung kailangan makuhang ebidensya na pwede makadiin sa kanila, makasuhan, maikulong. So nandiyan na, mga kababayan po natin. Kaya hindi na ako pabor sa hinihingi ni Madam Janice na Senate inquiry. Kasi ang kaso nandiyan na, ayong kay Remolia, ngayong March 30 or 31, magsasampa na sila ng kaso sa mga suspect na pumaslang umano kay Gobernador Ruel Digamo, at posible sa mga 7 o 10 mastermind na sinasabi nitong mga suspect, mga kababayan po natin. So bakit kailangan pa yung Senate inquiry? So hindi lang ako pabor. Yan po ay ang aking opinion. So sa inyo kung ano po ang inyong opinion, bahala po kayo, mga kababayan natin. Breaking evidence na rin po tayo ng hawak, at kaya nga po no less na yung asang ating SILG ang nagsasabi na we are very confident na itong isasamba po nating kaso, hindi lamang po dito sa mga naarestong suspect, lalong-lalo na po doon sa mga intermediaries at mga possible mastermind ay matibay po. Biyernes ng umaga, March 24, 2023. So yun po, mga kababayan, ayun na, may buo ng kaso, di ba? Sinasabi na nga ni Remolia na successful na yung kanilang ginawa. Si Secretary Abalos naman, sinasabi na matagumpay ang kanilang ginawang investigasyon dito sa kaso ni Gobernador Digamo. So congratulations sa ating mga otoridad. Kasi nakita po natin, buong puwersa na nagtrabaho yung ating mga otoridad para mabigyan ng hustisya, hindi pa natin masabi, pero bigyan ng hustisya itong pagpaslang kay Gobernador Digamo at ng 8 pa
at ng iba pa umano noong mga 2019 na mga kasong pagpaslang dyan sa Negros Oriental. So isang matagumpay na ginawa ng ating otoridad, mga kababayan po natin. So saludo po tayo sa ating mga otoridad. Pati si PBBM ay talagang nag-focus ang kanyang mandato, bigyan ng mabilisang hostisya ang pagkapaslang ni Gobernador Digamo. So ayan, natupad na. So kaya siguro si Mayor Janice Digamo ay posible ng masaya dahil nakakamit niya na ang hostisya ng kanyang asawa at yung mga taong nabiktima, nakamit niyo na po ang hostisya ng inyong mga pamilyang nadamay sa masakir dyan sa Negros Oriental. So sana lahat na mga gumawa ng ganito sa mga kababayan po natin dyan sa Negros Oriental ay maparusahan. Ang sinasabing mastermind, sana maparusahan at sana tumahimik na ang buong Negros Oriental, mga kababayan. Salamat.